Magandang buhay sa inyong lahat, guys. Mga ka-subscriber, mga ka-technician. Ito, may ayusin tayo si 3D WonderPad. Ang capacity niya ay 3 liters. Ayan, naka-on siya. Patayin ko muna. Usaksak natin. Yun. Nag-on na yung kanyang pula. Ang problema pala nito, guys, kusa na lang daw siya nagde-dispense kahit di pa mainit. Kusa na siyang nagde-dispense, pero sa ngayon, sinaksak natin. Sinaksak ko pala. Ayan, no? Gumagana yung kanyang dispense. Ayan. Ayan, no? Working na working siya. At nag-off naman. Yun ang problema na sinasabi ng customer. Kasi hindi pa niya dinidispense. Kusa na lang tumutuloy yung tubig dito sa kanya. No? So, obserbahan pa natin to. Ayan, no? Mainit na siya. So, antay lang natin kung ito pa yung sinasabi ng ating customer, mahal na customer. Ayan siya. So, antay muna natin. Guys, medyo matagal itong antayin, kaya ano, ipopost ko muna to, guys, para hindi na masyadong umaba ng ating video. Videoan ko na lang pagka ano, lumabas na yung kanyang totoong problema. Okay, thank you. So bali, ito na siya, guys, oh. Nakasaksak, tapos namatay yung kanyang boiling na pula. Tapos ayan, oh. Nagdo-dispense po siyang mag-isa, oh. Oh. Kahit pinditin natin to, wala. Ayan, oh. Ayun. Parang may problema sa kanyang module sa loob, o kaya yung kanyang thermostat na, ano. So, yun ang ating gagawin, or i-check, ayan. Kusa na lamang siyang tumutulo, mag-isa. Ayan, oh. Wala naman tayong pinipindot. Ayan. Pindutin natin yung i-reset. Wala. O ayan, biglang tutulo o hindi. Tapos tingnan natin. Wala, hindi mabuksan. Ayan, hanggang sa maubos na yung kanyang tubig. Ayaw niya magpapigil o galit na galit. Ayan. O, pinatay ko. Ayun, namatay ulit. May problema talaga to sa module, oh. Bubuksan muna natin to para alam natin kung ano yung may problema sa kanya. Patayin ko nga sasaksak. Mabusan na siya ng tubig. Okay. Tapos ko muna, guys. Tapos bubuksan na ko to kasi para makita ko yung module niya sa loob, yung kanyang electronics, kung ano yung problema. O kaya itong tag switch, kaya bakit hindi pa natin to dinidispense yung kanyang tag switch. Nagde-dispense na siya, kusa. So, ayan. So, tapos ko muna, guys. Then, balikan ko kayo pag nabaklas ko na, guys. Thank you. So, bali, ito na siya, guys. Bubuksan natin para makita natin yung kanyang lamang loob sa inalim. Check natin yung kanyang module kung may mga sunog. Dyan. Ang kanyang model pala ay 3D New Generation Model AX-300E 230 volts, tapos 60 hertz, 700 watts. Yan. Yun. Marami siya magkakabot ng konti. So, yan. Wala naman tayong makitang may problema dito sa kanyang drive transistor. Tapos wala namang naputol or pumasok na cockroach na pwedeng mag-short siya mag-short. So ayan, guys, ayan, napansin ko na yung kanyang normally closed na thermostat temperature. Ayan, nasunog yung kanyang terminal papuntang boiled, kasi ito yung warm, ito yung kanyang boiled, ito yung kanyang warm, ito yung kanyang common. Yan, so hanap po na tayo pampalit. May mga nasira akong ganito na sira na yung kanyang filament, so check natin kung ano to, kasi pagka naiitantot, hindi pa nag shutdown, diretso yung kulo, kumukulo yung tubig, kaya nilalabas niya dito instead na kahit di naman natin binagay,
magiging may problema kasi diretso yung pag ano ng tubig pag kumulo at hindi ito nag open. So ayan, babaklasin muna natin ito. Ayan, sunog na sunog. Ayan, babaklasin muna natin yan. Okay, so ito na guys. Bali, kumuha tayo sa ibang airpot. Ganito rin, parehas din siya. So papalitan na natin itong kanyang normally close na 93 degrees. 93 degrees na normally close kasi hindi nagsha-shutdown kaya bumubulwak yung tubig sa kanyang ito. Kaya papalitan natin, tapos lalagyan din natin siya ng silicone grease dito sa kanyang anong tuktok. So ayan, tatanggalin muna natin to. Guys, bali tatanggalin ko muna. Ipupus ko muna kasi wala akong paghahawak ng camera, mag-isa lang ako dito. So bali yan na siya guys. Bali napalitan na natin yung kanyang normally close thermostat temperature. Ito, ikabit na natin. At ito yung kanyang tinanggal natin na luma. Sunog na siya din, oh. Sunog na yung kanyang harness. Saka yung terminal, oh. Ayan. Pares din sila na 93 degrees yung kanyang init bago siya mag-open. So ayan, bali ito na siya guys. Tatakpan ko na lang to. Then ite-testing natin kung bubulwak pa ba ng tubig sa kanya. Ito. Okay. So bali ito na siya guys. Ilang oras na nating inobserbahan to at namatay na rin yung kanyang boiling. Ayan. Saka mainit na siya. Tapos mag-shutdown na. Ayan, hindi pa siya nag-dispense. Ayan, nakasaksak pa yan. Ayan. Tapos try natin dispense. Ayan. Hindi kagaya nung kanina na kahit di mo siya pinipindot yung kanyang dispense, pusa na lang tumutulo kasi hindi humihinto yung kanyang filament kasi hindi siya nag-shutdown. Kagaya ng nasira yung kanyang normally close na thermostat temperature. Ayan. So yan, nag-automatic na rin siya, wala na siyang problema. So yun lang po ang ating pinalitan. Ito yung kanyang normally close na temperature, ay thermostat temperature switch. Ayan. So i-check natin yung kanyang Celsius. Sa Celsius tayo. Ayan. Nasa 98 Celsius. Ayan, nag-shutdown na, nag-stable na siya na sa 98. Pero yung kanyang switch nasa 93. Ayan. Ayan. So okay na okay. Okay na to. So ibabalik ko na sa may-ari para matuwa naman siya. Yun lang po ang ating pinalitan, yung kanyang temperature switch. So hanggang sa muli, at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa wala yung sawang pagsubaybay sa aking munting bahay YouTube channel. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.